Sapat na sa amin ng isang inaanak. Hindi okay. Sa kasi mararamdaman naman yun. Yung kondo ko ah. Mararamdaman naman siya na, kunwari, kapag nagkaanak ka na, ay, ano na kaya? Magkaroon na kaya ng kapatid si Chocho. Ayun. Hindi siya yung nagkaanak kami dahil ginusto nyo. Nagkaanak kami dahil gusto namin. Pakialam namin sa feelings. Pero maya. Hindi. Oh, tagal mo lang tagatanong ko, please. Hindi, kasi kasama yun eh. Ah, kasama yun. Ah, okay. Yeah, may comment. Huwag na po kayong sadness. Hindi ako si sadness. Hindi na nga ako si depression. Si depression siya, hindi siya si sadness. Hindi na ako si depression. Sino ka na? Hindi yung anxiety. Bago. Hindi yung kita yung pet lagi. Doon yun. Sino yun? Kaya lang. Ano yun? Mahood. Live po to, isa search namin. Ano yun? Inside out to characters. Sino yun? Yung nakahood. Si Riley. Hindi. Embarrassment. Ayun, si embarrassment. Papabayaran ko. Tips. Tips. Tips muna sa mga ano. Sige, hiwa-hiwalay natin. Labanan natin yung katoksikan ng mga bullshit ng mga taong yan. Tawanan mo lang natin. Yung una, anong tips mo doon sa bagong kasal pa lang na pinapressure ng sino man? Deadmine nyo. Enjoy niyo yung kayong dalawa lang. Oo. Importante. Hintayin niyo yung ano, yung time na pag ready na kayo. Kasi iba pa din, 'di ba? Parang iba pa rin yung magjowa kayo tapos nung nagpakasal kayo. Not to invalidate yung mga nagkaroon ng anak bago ikasalan. Mm. Kasi yun wala nangyari na, pero ina-enjoy din naman nila yung buhay nila sa paraan alam nila. Pero ito yung sa sinasabi namin, yung kasal pa lang tapos walang anak. Ayun, enjoy nyo muna kasi hindi na maulit yan, syempre. Or mas iba, magiging less na yung time na kayilang dalawa pag nagkaanak na kayo. Hmm. Tapos kapag pinapressure naman kayo na magkaanak nga, deadmine nyo kasi hindi naman sila nga bubuhay doon. Hindi, ingan mo na agad ng ingan mo na agad ng pero syempre kung kunwaring ano ah, kung kunwari sa kamag-anak side, sa magulang, gano'n. Syempre excited normal yan na yun. Magkaapo sila. Pero kung maririnig mo yan sa, kunwari, mga gurang nakatrabaho mo, gano'n. Okay lang makareact. Oo. O yung mga kakilala mong di naman mo masyadong close, tapos biglang kukuda. Mm-hmm. Di naman, ano eh, hindi naman valid yung ano nila. Dapat ready na kayo emotional lalagyan. O yun naman, oo. Mm-hmm. So kasama yun sa pag-plan nung pagkakaroon ng baby. Na syempre, okay. Nandyan yung... Oh, nakagawa ka na. What's next? Hindi, susuportahan mo na financially ikaw as husband. Ayun. Walang gender role dito ah. Pero na, syempre, kung ikaw yung mas capable kumita ng pera, hindi kumita ka ng pera. Kung yung asawa mo naman nung nagdadala ng bata, malamang, supportahan mo siya emotional. Pero yun, kapag kung kunwaring nagkaroon na, ayan, pregnant, ano na yung payo mo? Eh, syempre, ako may payo din naman ako sa mga husband na expecting fathers. Bakit mag-tip? I-enjoy mo lang yung ano. Yung pagsasuka. Pagsasuka. Kasi mamimiss mo yan. Uy, sabi mo last time, hindi ah. Oo, sinusumpa ako nga eh. Pagsasuka. Kasi yung unang ano, hindi eh. Yung sa first trimester, hindi niya, actually ako, hindi ko rin alam. Uminom kasi kami nun. Hindi pa namin alam. Hindi ko alam kung tayo na ba ng pregnancy yung pagsasuka niya o... Mm-hmm. Ang over. Pero nakakamiss uminom. Oo. Minom ka. Minom ka na. Ang swerte nung mga ano, hindi pala siya tips. Ang swerte nung mga buntis na may husband. Kasi nga may ano, may katulong. Ay, hindi makatulong. Yan, lumalabas yung totoo. Lumalabas yung totoo. Grab driver po ako. Basta may support lagi ganun. Unlike nung kapag ka nabuntis ka, tas iniwan ka ng jowa mo, tas pinagpalit ka pa, ganun. Pero hindi sila malas. Oo, kasi nga, syempre nalaman mo na. Pero ang hirap nung ikaw lang mag-isang mag-aano. Hindi, nakakabilib. Oo, yun. Sobrang nakakabilib. Kasi parang kung ako nga may asawa, tapos pagka nag... Yun nga, kung na nagdilihay ka niya, nagsuka. Parang... Buti nandiyan ka, pero paano pag yung isa lang? Oo, pag isa lang. Ate, crop driver lang ako. Nakaka-proud na ganun. Ayun, sa mga sa mga husband naman, utang na loob naman. O, kunwari ako,
Siyempre, may mga friends ako. Friends ka pala. May mga friends ako siyempre na kinikita ko in a frequent basis. Kasi nga, yun, podcast. Hmm. O kaya, yung may ano yun, emergency na kailangan mong kausapin, ganun. Involve mo si Mrs. kahit hindi physically na nandun siya lagi, babantayan ka, ganun. Inform mo siya. Tapos, yun nga, yun, nagtatanong siya lagi, anong oras ako uwi. Siyempre, hindi ko naman makommit minsan yung oras. Pero, magre-report ka time to time. Pero, siyempre, i-schedule mo din yung mga ganun na hindi porke pinapayagan ka ng misis mo eh, lagi ka nang lalabas. Eh, paano kung may emergency? Meron. Oo, oh, yun pa. Ah, yan, yung kaibigan kong si Kenneth. Medyo ano siya, hindi siya work from home. Medyo hindi siya work from home. Oo, kasi yun, kahiwalay. Yun yung nakaka-ellipse din, syempre ko. Oo, yung pagka-ano. Sobrang, yung... sobrang strong nung personality nung wife na naiiwan dito sa Pilipinas. Kasi medyo hindi nga work from home yung asawa. Mm, yung pag namumulikat ka pa lang sa gabi, parang ang hirap pag wala kang katabi. Oo, I mean, nandun tayo sa gusto nating... ano yun, gusto nating makasama yung wife during pregnancy. Pero syempre, kung ang trabaho mo eh overseas, ganun. Eh, yung kailangan tiisin. Na kailangan din tiisin ng wife mo. Kaya, what more pa yung talagang ano, single mom. Mm-hmm. Grabe. Ang hirap nung ano, ang hirap, kasi na, ang dami namin nakikita. Ayun, para nakakatawa eh, para kasing in-assume natin. Pero marami kaming nakitang mga nanay na mag-isa yung during nagpapa-check up. Kasi ako, regularly, sumasama ako kay Ban eh. Grab driver eh. Siyempre, kasama ako lagi. So, ikikita namin yung pagpila sa mga hospital. Di ba nga yung dun sa, ano, sa hospital, na lalaki na rin nung tiyan nung mga mag-isa lang. Pero isa lang, sila lang nagpapa-check up. Kasi kami, ever since naman ni Ban eh, tag team kami kumilos eh. May mga toka-toka kami kapag kunwari may pila, ganun, ganyan. Kunwari, si Ban eh, pagkakain, ang role niya kasi, taga-priority lane. Tapos ako naman, taga-reserve ng upuan. So kapag kakain siya, nakapila na dun sa priority lane ng cashier. Ako, nakaupo na sa upuan. Tapos syempre, dahil nga buntis siya, assist pa siya nung ano, room. So nandun din dapat yung emotional support nung husband. Dun sa, di nga well-being, mental ano, mental health. Mental, emotional. Oo. Na, ayun ako, nakukulitan ako lagi pag ano, mga tanong. Papakon ba? Oo, so, yung mga ganun. Kahit na ba? Alam niya naman yung sagot. Oo. Pero nandun din siguro yung, ano yun, hinihingi mo nga syempre yung emotional validation na okay pa ako, ganun. Pero sa akin na, mapapakita ako ng mga sentro actions, hindi naman. Eh, kilala mo naman ako, naiirita ako pag paulit-ulit. Sino ka? Marami talaga magbabago sa babae once mga anak na sila. Kaya tayo bilang husband, support natin sila. Oh, trabaho natin yun. Makukulong tayo pag di natin ginawa yun, ha? Guys, ano yun? Nasa batas yun. Minimum sustento, ha? Tulong tayo pag wala tayong ganun. Ayos tayo, ha?